hindi kompleto tong vlog na to pag hindi namin kinuwento yung IO story namin kasi parang napaka-remarkable nun. Tuwing magbabasa ako sa DIY Travel Philippines na group, binabatok ako. So, ang dami ko tuloy pin-repair na docs. Nag-prepare ako ng BIR certificate, nag-prepare ako ng COE, mga insurance, at kung ano-ano pa. Mga pictures namin, history namin, saan kami nagpunta before. Pero, nung nandun na ako, ang tanong lang sa akin is, saan ako nagtatrabaho? Kasi nakita yung occupation ko sa departure card. So, sinabi ko, saan company, and ilang years na daw ako doon. And then, hinanap yung COE ko. So, buti na lang, nakapag-asikaso din ako noon. So, digital lang, pinakita ko sa phone. Then, sabi niya ako, may kasama ako. So, tinuro ko siya. Siya kasi, nung tinuro ko siya, lagpas na siya dun sa IO. So, sabi niya, doon din siya nagtatrabaho. Tapos, sabi ko, ay, ano po siya, ito po yung work niya, ganyan. Tapos, pinatingin niya na ako sa camera, and then okay na. So, ikaw? Ako, gusto ko talaga mapunta sa IO niya kasi mukhang mabait. Parang pagod na siya. Ano sa'yo? Wala lang, tinanong lang kung saan ako nanggaling, person ko ba, ganyan, tapos ano yung work ko, may kasama ba ako, paano-ano ko yung mga kasama ko, friends, paano kayo naging friends, church friends ko, church. Hindi siya hininapa ng picture, nag-ready pa naman kami. Ah, dami naman ready ah, pero okay na yan. Pagkatapos, parang okay na ako, lamig ng kamay ko, no joke. So, siguro babas-babasa natin yung pagbabasa ng IO stories. Kasi nakakaan talaga. Nakaka-tense talaga pag kayo na yung nakasalang. So, yun lang. Relax lang daw pagdating doon. Sabihin nyo lang, totoo. Diba, kung wala naman talaga kayong violation of any kind, then papayagan naman kayo for sure. And you don't have to worry. You don't have to feel nervous kapag natapat na kayo sa IO officer. So, back to vlog. Dito na kami sa Giant Ibis ticketing booth. It's already 9:30 a.m. Yung mga luggage namin, nilagyan nila ng ganito. Meron tong kadugtong, yun yung stop, cleaning stop namin. So, tinanggalan namin syempre. Tapos, bibigyan nila kayo ng ganito. Immigration card. Fill upan nyo yun kasi sila yung mag-process ng passports namin sa immigration mamaya. So, parang batch processing siya ng lahat ng mga nakasakay sa bus. Umalis naman on time yung bus. And ngayon, yan lang yung kasama namin na magko-cross border. Meron silang bus attendant na nagpapalista ng names ng passengers and nationality. Yung excess namin na pera in dong, pinapalit namin dun sa booth nila into Cambodian riel para pagting namin doon, meron na kaming pera. Pero kung meron kayong dollars na dala, magagamit nyo rin naman yun doon kasi currency din nila doon is dollar. Di ko alam kung at dalawa. Yung $35 binayara nyo, may kasamang bread. Papamigay nila yan pagka sa kanyo and water. Also, may wifi din kami. 503 na. So, mag-update lang ako guys na throughout the trip, meron kaming 3 stops. Dalawa doon is toilet break for 10 minutes. Take 10 minutes. And then, yung isa is for your lunch break, which is 30 to 40 minutes. So, magdala kayo ng dollar kasi doon sa kinainan namin, dollar yung ibabayad. So, yun. Tingnan natin kung ano pang mga magagawa namin bago ang bus trip namin to Siem Reap mamayang 10:30. Kasama namin. May hinahanap. May ladyboy daw ba dito? Kasi. Ano yung tatanong pala yung ano, skincare? Kasi ang kikinis ng ladyboy doon sa Ho Chi Minh. Nalilito ka, ako din, nalilito kami kung babae ba yun o lalaki. So, gusto namin malaman ang skincare. Bakit pag nakakita ba tayo, tatanungin mo? So, mamaya nga, meron kaming bus trip din ng 10:30 p.m. as mentioned. So, nagtanong kami kung pwede bang magpaiwan muna kami ng luggage dito. Kasi, syempre, ikot-ikot kami. May time pa kami na umikot. And, pwede guys. Diyan namin iiwan muna while we tour around the shop. First order of business. Market. Changge. Matapos namin bumili ng magnet. Napag-isip-isip namin na mag-temples muna kami. Kasi night market naman daw to. So, babalik na lang kami mamaya. Naghahanap kami ng street dito ng na parang walking street doon sa Ho Chi Minh City. Wala kaming makita, pero kaya pala, kasi dito floating yung walking street nila. Yan ang nightlife. Nasa bay. We're here sa Loyal Palace Park daw. Royal Palace Park. There.
Gabi talaga kayo pumunta dito, guys, kasi mas maraming open. So, pumunta kami dito sa likod ng stage and nandito yung parang banseto nila. Bumili lang kami drinks kasi mainit. Dito na siguro kami tatambay hanggang 10 kasi 8:30 pa lang tapos 10 o'clock pa kami kailangan dun sa Giant Ibis. Anyway, yung Giant Ibis pala, tawid lang nito. Past 10 na, so nandito na kami ulit sa Giant Ibis. This trip naman, binook namin siya online directly sa Giant Ibis website kasi nagkakaubusan ng bunk beds na available. So mas maganda kasi for us na doon kami sa taas kasi yung bed sa baba, halos floor na siya. Kaya nagbook na kami in advance to secure yung beds na nasa second level. Hindi ko pa ito nakikita sa loob kung anong itsura ng sleeper bus. This is what it looks like. So, double deck siya. Meron sa baba, meron sa taas. And meron yung comfort room sa dulo. This is our space. Ayan. Tabi kami. Umakyat na kami kasi malapit na mag 10:30. Pagpasok ninyo, guys, bibigyan nila kayo ng plastic para sa shoes ninyo. Kasi dito, no shoes allowed. Good morning! Nandito na kami sa Boray Angkor Hostel. And para siyang Siargao, iniiwan din yung sleepers sa labas. Mamaya pang tanghali yung check-in time. Pero the receptionist is kind enough na pinaligo na nila kami dito sa shared bathroom nila. Malinis naman, guys, so you don't have to worry. Tapos yung mga things namin. Dito sa area na to, nagkalat yung mga luggage namin and all toiletries, damit. Dito kami nag-steam kanina. Tapos, sa Klook, kasi pag binook mo yung tuktok para mag-anchor tour kayo, it will be like 700 to 800 pesos per person. Pero pag dito kayo direct sa hotel, nag-book, it's just around $15 to $20, and that is for 4 person na. These are their tour options for your reference. Kinuha namin yung small circuit tour for $15 and 6 to 8 hours. Kasi nandoon na yung mga famous temples. So, yun lang naman yung gusto namin puntahan. By the way, dumating kami ng Giant Ibis Siem Reap. Mga 5 to 5.15. Pero baka on time silang dumating kasi 5.15 lang ako ginising. Ninis. Okay naman yung bus, matulog. Tulog agad yung mga kasama ko. Sabi ni Ninis sa akin, Be, Giant Ibis na. Papakita ko lang sa inyo yung reception area. Kasi maganda ngayon, maliwanag pa. Baka kasi mamaya, yung ilaw, madilim na naman. Meron silang mini pool on the side. And then, pagpasok mo, on your right side is their restaurant. There. And on this side is their reception area. And here, ayan, dito kayo aakyat papunta sa room namin. So, mamaya pag check-in, of course, ipapakita ko din sa inyo yung room namin. Pero yung shared bathroom nila and toilet, guys, malinis. Wala kayong magiging problema if in case na gusto nyong i-book naman is yung backpacker room nila, which is the dormitory type. Andito na yung tuktok namin. It's the purple one, the traditional one. By the way, may grab dito, pero tuktok yung i-grab nyo. So, from Giant Ibis, papunta sa hotel namin, nagtuktok lang kami for 3,700 riel. We are here sa ticket booth ng Angkor Wat. So, may mga 1-day, 2-day, 3-day passes. Pero kami, 1-day pass lang kami. That is for $37. Babayaran nyo siya doon, yung mga kasama ko. So, nakakabili na kami ng ticket. And ibang klase yung ticket nila dito. May picture! Sobrang laki ng temple, guys. Panoorin nyo yung mga... Hi! Panoorin nyo yung mga documentary sa YouTube. Isang temple pa lang to, pero parang isang cup na ng kanin yung na-burn namin sa pawis. Pero maganda. I'd say na yung $37. Sulit naman siya.
isa pa lang to. So sa small circuit may mga ibang temples pa kaming pupuntahan. 12 o'clock na and we're here sa pangalawa pa lang namin na temple, which is the Bayon Temple. Nandito na kami sa Top Rome Temple. Nakalagpas lang namin nung entrance. Sobrang init, guys. Kaya pala may mga bumibili ng 3-day pass. Kasi hindi talaga siya kayang ikutin yung buong complex ng isang araw lang or two. Small circuit lang yung binook namin, di ba? Pero alauna na, meron pa kaming dalawang temple na pupuntahan. Famous ito kasi dito nag-shoot si Angelina Jolie ng Tomb Raider. Ang ganda dito, guys. Nai-impress ako kasi ang daming puno na malalaki na nag-grow na sa structure ng temples. Mag-iingat lang kayo, guys, dito. Kasi maganda siya, pero maraming parts ng structure yung destroy na. Marami ng mga bricks na, ayun no, na nandito na lang sa gilid-gilid. So baka, alam nyo na. We are on our last temple for the small circuit tour, the Bantay Kiday. Yung pawis namin, pwede na kaming isampay. We're back at our hotel and it's already almost 3 p.m. So magka-quick room tour lang ako kasi ligong-ligo na kami sa Lagkit at pawis. We are staying at room 303. So 3 separate beds. We have ceiling fan and aircon. In this side, meron kaming clothes rack and mini ref. We have television here and dito yung CR. Meron tayong hot and cold shower. Meron kaming bidet and this is the sink and the mirror. So that's it, guys. Simple lang yung room namin. Ilalagay ko na lang sa description box yung details nitong hotel. Meron na naman po tayong bagong walking street na natagpuan. False alarm, guys. Hindi pala siya more on bars katulad ng sa Ho Chi Minh. More on kainan siya na street. Kasi naghahanap kami ng more on street food, hindi resto. So sana may makita kami. Kung gusto nyo din mag-night market, ito na rin yun. Mahaba, madaming stores. Iba't ibang gamit, kung ano man yung hanap nyo. Pampasalubong, pang souvenir. Pero gusto ko ding i-mention sa inyo na ang init dito, mas mainit kaysa Vietnam. Parang blower yung hangin. So, dito, lumabas na kami ng Pub Street. Basta yung Changge na mahaba na pinakita ko sa inyo kanina. Diretsuhin nyo yun, then lalabas kayo dito sa Old Market Street. So, dito, ang daming street food vendors. Hindi naman siya yung street food na tusok-tusok. Mga meals, ganyan. Ayan o, ang haba. Ang haba niyan, sis. Parang walang katapusan. Iikot pa yan doon, sir. Ibang part. Hindi na namin naintay yung iba kasi mukha talaga masarap. Ang sarap na siyang kain nila. Hindi ko malakasan kasi dalawang foreigner nasa harapan ko. So baka biglang lumigod mag-reply back. But anyway, it's already past 8 a.m. and pasensya na ako, nasa bus na naman ako nag-update. Just moving kami palagi. Although last night after dinner, may enough time pa kami. Pero syempre we have to pack and prepare for this morning kasi 7:45 a.m. yung pick-up namin para sa next destination. Before I close our vlog for this trip, gusto ko lang i-share sa inyo na, syempre, nakalimutan ko i-mention yung SIM card namin. Yes, gumagana pa rin siya dito. And yung hotel namin, very friendly and very accommodating yung mga staff. However, kung meron kayong elderly na kasama, hindi siya para sa inyo kasi wala siyang elevator. Our room is on the 4th floor. So, our luggage is weighing 20 kilos. Kailangan namin iakyat on our own pataas. Syempre, if may staff na tutulong sa inyo, why not? Pero, baka hindi naman sila available. Always, diba? So, yun lang naman, guys. So, if you guys like this vlog, please do give this a thumbs up or leave a comment down below if you have any question sa lahat ng mga bagay na ginawa, na-mention at pinuntahan namin sa vlog na ito. And consider subscribing for more vlogs like this coming soon. Bye!